Magandang morning po, Pilipinas! Welcome to Tri-PH Media. My name is Rome. At kung ito po ang inyong unang pagkakataon para samahan po kami, ay welcome po dito sa aming special live broadcast of Tri-PH Media today, Friday, May 15. At nais po namin inyayahan kayo na i-follow po ang aming Facebook dito po sa aming palabas. And if you're joining us through YouTube, welcome din po. Please click a like, give us a comment, and subscribe to the channel. Hit that notification bell so you will get the latest updates of our latest videos. Magandang araw po at magandang hapon, magandang gabi kung nasaan man kayo sa daigdig na nakikinig ngayon na nakakasama namin. Usapang pasyalan po tayo, subalit, bawal pa rin pong lumabas. Bakit po? Binabagyo po ang Pilipinas sa ngayon. Signal number 3 po ang Bicol Region. Mag-iingat po kayo mga katry at samahan lamang po kami nakikinig dito sa ating palabas. Samantalang signal number 2 po ang Metro Manila, ang Cavite, Laguna at ang ibang bahagi ng Pilipinas. Siyempre po, excited tayo. Bakit? Dahil po May 15 ngayon, siyempre bukas, May 16. Ano po yung May 16? Well, we are transitioning to GCQ. Sa karamihang bahagi ng buong Pilipinas, maliban po sa Metro Manila, Laguna at Cebu. Ano po ba ang ibig sabihin niyan, mga katry? Well, again po, ang Metro Manila, ang Laguna at ang Cebu ay nasa modified ECQ. At ang karamihan po ay GCQ. Ano, marami na yung mga ECQ, GCQ natin. Kulang na lang banana Q, barbecue, kamote Q. Pero yung GCQ po na tinatawag, pwede na pong lumabas maliban po lamang yung mga vulnerable, elderly, yung mga transmitters, yung mga kabataan, ganon. Inaanyayahan rin po na kayo ay manatili sa bahay kung hindi naman po kinakailangan lumabas. Ano ho? Inaallow na po sa GCQ, limited contact sports katulad ng golf and tennis. Ang gatherings pa rin po ay hindi pa rin pinapayagan, ano? Medyo may restriction pa rin. Samantalang kung tungkol naman sa pasyalan, sa travel, ang public transport ay pinapayagan under GCQ with strict safe distancing. Ang inter-island ay pinapayagan kung ang pupuntahan GCQ to GCQ with safety protocols pa rin naman. Samantalang po, ang modified ECQ, manatili rin po sa tahanan tayo. Limited outdoor exercise ay pinapayagan. Subalit, ay ang public transport ay wala pa rin po. No? Maliban dun sa mga flights, or rather, yung mga domestic flights hindi pinapayagan. Ang limited international flights, controlled in bubble, lalo na yung mga OFW umuwi dito sa ating Pilipinas. In-encourage po ng IATF ang biking and non-motorized transport vehicle. So yan po ang mga latest dito sa ating kalagayan sa Pilipinas, transitioning from ECQ to GCQ. Well, huwag kayong nagmamadali mga kababayan. Mag-iingat po lagi, manatili sa tahanan. Habang nag-uusap tayo, may kinalaman sa turismo ng ating bansa. Isang bagay na maaaring makatulong, lalo na sa economy ng ating bansa. Siyempre pa, hindi na natin pag-uusapan yan nang wala ang ating pag-consult sa ating resident tourism expert. Walang iba kundi si Professor Ralph. Prof, magandang umaga at maulan na umaga sa iyo. Magandang umaga sa inyo, Partner Rome, at magandang umaga sa lahat ng ating katry. At tama ka, isang maulan na umaga dito sa aking location sa Amadeo, Cavite. Medyo mas malamig ng konti kung ihambing natin sa anong mga nakaraan, partner. Kaya lagi kaming nag-aalala sa ating mga katry kasi kung dito sa amin sa area ng Tagaytay, sa Metro Tagaytay, katulad ng lugar ko sa Amadeo ay uminit nung mga nakaraan, sure tayo na mas mainit sa ibang lugar sa Pilipinas. Ayun na nga. Oo. Nag-iinit ang karamihan mga lugar samantalang inuulan naman at binabagyo ang ibang lugar. Prof, alam mo, ito ang ating special live broadcast, ano, ng medyo excited ang lahat. Ako excited din. Subalit, marami rin sa mga katry natin na nanonood ngayon, interested pa rin makaalam at call dito sa palabas. Ano ba itong Tri-PH Media? Sabi na bakit ba try yan? Maaari bang matulungan mo ang ating mga katry na nanonood ngayon upang maintindihan what is the show all about? Yes, partner. Tama ka.
Hindi naman ganun-ganun lang na hindi special itong show nito ngayon. Unang-una, meron tayong inaabangan, partner. Mahaba ang pila, grabe. Ito na, oh, ang dami ng viewers. Nakikita ko, minomonitor ko sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Pero lalong-lalo na po sa mga first time na manood dito sa TriPH ngayong araw na ito, gusto po namin kunin itong pagkakataon na ito na makilala nyo pa ng gusto ang aming programa, ang TriPH Media. Ang salitang TriPH po, yung salitang Tri, yung TR, ay galing sa salitang travel, habang yung Y naman ay yung pinakadulong letra ng salitang technology. Pinagsama po namin yon, kaya siya naging Tri. Tapos yung PH, obviously, partner, alam naman ng mga katry natin yan na ang tinutukoy natin ng Pilipinas. So, ibig sabihin, ang focus ng ating programa ay mga katry ay yung travel or tourism at saka yung technology, either directly or indirectly related sa dalawang ito. At kung napansin po sa aming logo, yung letter P ay kinuha namin doon sa parang map marker. Ibig sabihin niyan, yung mga iba't ibang mga areas po sa buong Pilipinas. Kaya nga siguro malamang naririnig niyo sa ano bang pwede nating i-try sa area niyo. Ayan. So, kaya po lagi tayong nagtatanong ng ganon kasi yun po talaga ang direction. Yun ang ibig sabihin din po ng pangalan ng programa namin na TriPH. Yun. Kaya para sa mga try natin na gustong mag-try ng kung ano ng mga ibang bagay, ayan po ang ating pag-uusapan dito. Prof, medyo dun din sa iba, ngayon din lang tayo nakita, interested silang malaman daw, kailan tayo daw nag-start. Pakikwento mo na nga at paano ba nagsimula tayo, kailan tayo nag-start nitong ating palabas? Naalala ko, partner, una nating inupuan at pinagplanuhan nito habang humihigop ng bulalo sa bahay mo. August yun, partner, ng 2017. August ng 2017 yan, nag-usap-usap tayo. In fact, kasama natin si Direk Jetro Mangaliag at saka si El Presidente, si Engineer Julius Malyari. Una nating pinagplanuhan ito. Ang una nga natin, kung naalala mo, ang una nating gustong i-promote lang noon ay Tagaytay. Kaso naisip natin na bakit Tagaytay lang kung kaya naman nating tumulong at tulungan ang pag-promote ng tourism sa buong Pilipinas. Una natin itong pinakilala sa ERE, partner, noong December 2017. Nag-post na tayo ng mga pictures, nag-post na tayo ng mga blogs, ng mga articles. Pero naalala ko, ang unang-unang live appearance mo, partner, ay January 18, 2018. Ikaw lang noon, partner, lagi mag-isa sa studio. Ako naman, sa live shows natin, ay lagi akong nasa field. Tapos kung nasaan ako o kung saan nyo ako pinapadala, doon ako nagre-report. May mga eskwelahan na nanonood sa atin noon. Maraming mga kumpanya ang sumuporta sa atin at maging mga ahensya ng gobyerno. Yung nga lang po, nawala po kami sa ere noong 2019, noong buong taon na yon. Sapagkat naging busy ho ang lahat ng mga bumubuo ng TriPH Media. At noong April 1 po ng taon na ito ay bumalik uli sa ere ang TriPH sa pamamagitan ng Zoomcast. So yun yung kwento. Hindi ho tayo noong April lang nagsimula, partner. Noong 2017 pa ho nagsimula ang TriPH. Ayan, naalala ko yan, ha? Yung mga unang mga pagkakataon natin, medyo formal pa tayong dalawa noon. At saka ikaw ay laging nasa ibang isla ng Pilipinas ng mga panahong yan. May time pa tayong nakita tayo ng Iloilo naman. No? So, tama. Nagkita tayo sa airport sa Iloilo, partner. Tama ka. Ang ganda ng mga karanasan natin na yun. So, para din sa kaalaman ng ating mga katry na ano pa ba ang kanilang makikita about this show? Can you talk more about dito sa ating programa? Ano ba yung ating mga pinag-uusapan? Para lang may idea sila and then makakatanong din sila sa atin kung ano yung gusto nilang malaman, may kinalaman sa Philippine tourism and technology dito sa Pilipinas. Tama po. So, ang TriPH po ay live tuwing Lunes at Biyernes ng alas 10 ng umaga at live po ito ng Miyerkules din ng alas 11 ng umaga. Ito po yung kumbaga yung mga time slot po. Kaya i-save nyo na, i-alarm nyo na ang inyong mga mobile phones kapag patak ho ng oras na yon. Oy, TriPH na. Ayan po. Kung napansin nyo po ay meron tayong Tri Ambassador Report.
Nung mga nakaraang partner, meron tayong active na 10 Tri Ambassador. Ibig sabihin ng 10 ay sila kasi yung port na. Oo. Bawat isang region partner ay merong isang Tri Ambassador. At next week, may mga bagong Tri Ambassador na lalabas. Ang goal ng Tri PH Media ay bawat isang region, merong isang official na Tri Ambassador. So nasa mga 18 ito sapagkat may mga region ho na dalawa ang Tri Ambassador na inatasan namin. At pagkatapos, marami tayong international Tri Ambassador. So tatlo na ang nakapag-report dito. Mahaba-haba pa partner ang listahan natin. Priority natin partner yung mga ibang bansa kung nasaan maraming malaki ang Filipino community. Kasi nga gusto natin na i-promote ang ating bansa kapag ka sila ay pauwi dito. So, Tri Ambassadors report po. Sila ang nagbibigay ng report sa iba't ibang lugar. Huwag kayong mahiyang magtanong kasi kapag nagtatanong ho kayo, kung napansin nyo, pinapabalik namin sila sa show tapos pinapasagot namin sa kanila ang inyong mga katanungan. And then meron tayo nung ating segment na Try This. Oo. Ano ba ang kailangan nyong itry sa isang lugar? Nag-i-invite tayo ng either taga-government agencies, either national or local government units po. Kung narinig nung napansin nyo po, may mga provincial tourism officers na mga bisita tayo nung nakaraan. Mga frontliners po, mga may-ari ng mga businesses, at iba pa. Even yung mga naglulut lang at kung ano-anong mga pinopromote nila para maipromote natin. Hindi lang yung malalaki partner. Even yung mga kung tawagin natin ay mga backyard business related to tourism, pinopromote din po natin yun. Sa technology naman, narinig natin si Engineer Malyari about yung sa robotics. Naalala ko, in-invite natin si Mr. Alianza on yung mga online homeschool, yung mga ganun po. At mga unboxing later on na may mga tungkol sa photography and other types of technology partner. Ayan, okay. Ito, marami talaga tayong na-discuss na rito. Nabanggit mo yung mga backyard business, no? Si Paradisia Farms na highlight natin dito sa feature natin siya dito sa show. And partner, meron pa rin tayong pa-contest, ha? Nung ating 2,000 likes, it's still ongoing. Next week, no? Siguro, Boss Julius, no? Next week siguro ay pwede na natin announce yung winner. Nakapili na tayo ng ilan sa makakatanggap ng sample na sabon, partner, no? Eh, siyempre, looking down the road, moving forward, ano pa ba ang pwedeng asahan ng ating mga Tri-PH Media dito sa ating program, Prof? Well, ngayong araw na ito ay isang napakalaki na kung bakit nga ito tinawag na special partner. Kasi kita mo naman, may mga nagjo-join na. Partner, nakakatuwa kasi nung pinag-aralan natin ito, umaatras ang Tri-PH kasi hindi natin kayang maka-avail ng mga veterano na mga magsusuporta sa atin. Pero nakakatuwa, partner, kasi they are willing to give their free time. Pambihira. For the name of promoting Philippine Tourism Partner, ay talaga namang susuportahan nila tayo. Kaya nakakatuwa. At that is one thing that we look forward to. Hindi na ho ako madalas na mag-host na katulad ng ginagawa ko dahil talaga namang nasa field ako. Next week po and in the next few weeks, meron nang kapartner yan na bago, si Partner Rome. At hindi naman ako magtatampo kasi mas gusto ko nang nagre-report ako. At saka syempre kayo ang bagay kasi parehas kayong batikan at parehas kayong maano. Pero partner, ito pa, something to look forward to. Hindi na lang po yung mga live shows ang mapapanood nyo sa isang linggo. Magugulat po kayo later on, ipopost namin dito ang schedule ng mga regional shows. Halimbawa, meron na ho tayong Tri-PH Calabar Zone. Ay nako, lahat po ng i-feature doon ay lahat ng tungkol sa turismo at teknolohiya ng Calabar Zone. Meron na rin ho tayong Tri-PH Region 2, Tri-PH Cagayan Valley. Aba, makakarating tayo sa Batanes nito, partner. Ha? At meron din tayong Tri-PH Ilocos. Very soon po, magbubukas na rin ang Tri-PH Cebu at sa ibang mga region po sa Mindanao. So, hindi na lang ho yung umaga ng MWF ang aabangan nyo. Ilalagay ho namin dito ang schedule at meron na po tayong mga schedule ng mga paborito nyong mga programa. So, sana ho ay itong ganitong adhikain ng Tri-PH ay nakakatulong sa pag-promote ng turismo ng ating bansa.
Yan, okay. Kita nyo, maraming antabayanan tayo, mga ka-TriPH Media, dun sa hinaharap, no? Ikaw, partner, ha? Kung maka-veterano ka, parang naghahanap ka ng posted show pa, ha? Parang nangantsaw ka. Partner, nung umira ako ng 2 taon, partner, sa Quezon City, almusal namin yan. Namimiss na ng 2 anak ko yan. Kapag ayan, nagluluto sila, partner, naaamoy ko. Andun lang sa tapat ng bahay yan, partner. The best yan. Ay nako. Kaya nga pakakaabangan natin ang ating ano, exciting na guest and new member of the show. Syempre pa bago tayo mag-break ano, nais nating batiin yung mga nanonood sa ngayon. Sir Robert Pinarao, nandiyan dyan, nanonood. Magandang umaga. Ken Jesus from Norway ay nanonood. Siyempre, si Sir Jonel Abedes ay nandiyan dyan din, nanonood siya. Jim Ray Salazar Herrero. Si Sir Gerald, no? General Gerald Jolo. Si Sir Ray Coydoop from the Queen City of the South. Nanonood po. Magandang araw sa inyo. Ingat kayo sa ulan. Ganun din si Sir Roy Andilab Alum from Ormoc at si Ma'am Joy Robles, no, watching from Muntinlupa City. Yan po ang ilan sa mga nanonood sa atin ngayon. Eh wag po kayong aalis, mga ka-TriPH Media. Magbabalik po kami in just a short while habang ipapakilala natin ng ating special guest kung bakit special live broadcast today. Diyan lamang po kayo. Welcome back, mga ka-TriPH Media, sa aming palabas. My name is Rome at syempre kasama ko pa ang ating resident tourism expert na si Sir Ralph. Syempre si Prof ay nandiyan dyan upang tulungan tayo maintindihan ang mga importanteng bagay na kinalaman sa ating Philippine tourism. Today is May 15, Friday. Happy weekend sa marami sa inyo. Ingat lamang po at umuulan pa rin sa labas. Ano? Ating binabati, good morning Marife Abad na nakikinig. Ganon din si Debs Dave Cortez. Magandang umaga po. At syempre si partner Limps Peñano nandiyan dyan sa Pangasinan. Isang magandang araw po sa inyo. Partner, ako'y excited na, Prof. Ralph, dito sa ating ipapakilala na pinakakaantay-antay at pinakakaabangan ng ating ka-TriPH. Sino ba naman ang hindi excited, partner? O di, wag na nating masyadong pahirapan naman ng ka-try kasi ilang araw na sila. Pambihira, nag-blind item pa tayo, partner, ng ilang araw. Pakilala na natin, partner, para makasama na natin siya sa kwentuhan. Ay, kaya nga, nabanggit mo na veteran ito, eh, syempre, senior broadcaster ito. In 1988, former researcher and writer of Magandang Gabi Bayan, TV show of ABS-CBN. In 1992, he became the DZMM Radio Patrol Reporter number 19. At noong 1998, former anchorman of DZMM Radio Program, Police Police Komaksyon Mabilis. Naging anchorman din siya sa maraming palabas sa radio programs tulad ng Angulo ng Mga Report, Celda 630, Aksyon Ngayon, Gising Pilipinas, Usapang de Campanilla, at Tandem, Lima at Oro. At mula noong 2007 hanggang sa kasalukuyan, anchorman siya ng Soko sa DZMM Teleradio with Gus Abelgas. Siyempre po, volunteering his free time to support TriPH and the Philippine Tourism as the TriPH Advocacy Ambassador. Please help me in giving a warm TriPH welcome to Mr. Dave Oro. Sir Dave, magandang araw po. Yeah, unmute lang natin si Sir Dave, ha, ng mabilis siya, yeah, no? Sir Dave. Ayan po. Magandang umaga, partner Rome, Professor Ralph. At siyempre, magandang umaga rin po sa ating mga ginigiliw na mga taga-subaybay,
mga viewers sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre, sa mga naabot ng ating programa dyan sa iba't ibang bahagi po ng mundo. At good morning sa inyo at maraming salamat sa pribilehiyo na ngayon ay makabilang at makaulayaw kayo, ika nga, sa programang ito. Okay. Welcome, sir. Alam mo, Prof, classmate natin tong si Sir Dave. Eh. Classmate natin sa Starbucks ito. Iyon. Kakwentuhan, kakapihan itong si Sir Dave. Sir Dave, kumusta ka sa iyong kinalalagyan? Well, live and direct mula po dito sa Quezon City na ngayon po ay medyo makulimlim ang panahon at maraka-naka ay nagkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa dakong hapon at gabi. Oh, yan ang parang, na, oh. Parang naging forecaster ng pag-asa tayo dito, ha. Medyo dahil usapang pasyalan kasi Sir Dave, so dapat medyo alamin din nila yung panahon kung kailan pwedeng mamasalay. Ngayon maulan, so stay at home, ano, at bagaman GCQ sa ano sa kinabukasan, ingat rin. Sir Dave, dahil nga usapang turismo ito, and we know na personal advocacy niyo to, sir, no, yung tourism. Matanong lang namin, sir, para din maintindihan itong ating nanonood na katry, kailan niyo ba nasimulan itong pagpo-promote ng tourism dito sa Pilipinas? Sir Rome at Prof. Ralph, maganda yung mga tanong na yan. Ano? Alam nyo, 1988, maliit pa ako noon. Sa bagay, hanggang ngayon, maliit pa rin naman ako. Nung simulan yung programang Magandang Gabi Bayan, isang kilalang TV show noong 1988, ay naging bahagi na nung programang yan yung pagkakaroon ng mga remote coverage. At pagkatapos, meron kami mga coverage. Halos naikot ko ang buong Pilipinas mula sa Norte, Batanes, hanggang sa southernmost part ng Mindanao, ang Tawi-Tawi, Bungaw Tawi-Tawi. Napakaganda ng lugar na yan. Ang Sulu na palaging narinig lang natin na hindi maganda dahil nagkakaroon ng mga pagbakbakan sa pagitan ng militar at ng mga rebelde. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng lugar ay gano'n. Napakaganda ng Sulu at maging ang Basilan area. At syempre, kabilang sa mga naging memorable na coverage namin at nung panahon yun, mga 1988, ay ang napakagandang mga lugar ng Palawan. Aba, at talagang nag-island hopping kami dyan. North of Palawan, nariyan syempre yung Kalawit Island, napakaganda ng lugar na yan. Yung Nilapakan Group of Island, yung Ten Knots dyan sa El Nido na hindi basta-basta nararating. At syempre, from north, nandyan syempre naman sa pandang kaligitnaan ng Puerto Princesa City. At pagkatapos sa south naman ay ang Batarasa, napakagandang mga lugar yan. At well, talagang nag-enjoy ako. At the same time, sabi ko nga, yun yung panahon na ako'y nagsisimula pa lamang sa media, ay na-enjoy ko ng husto ang trabaho ko. At the same time, biroin mo, nagtatrabaho ka na, Prof. Ralph. At si Rome, ay nakakarating ka pa sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. At sabi ko nga, talagang may pagmamalaki natin ang likas na kagandahan ng ating bansa. Yun, no? Nagtatrabaho na, may pasyal pang kasama. Yun, no? tama. Ka kaya talagang napaka-ganda naman talaga nung nagagawa na yun. Eh, pero sa pagkakakilala nga namin sa inyo, Sir Dave, no? Talaga namang matulungin yung personalidad mo at marami ka bilang isang media personality. Marami ka naman pwedeng suportahan at marami ka naman sinusuportahan. Pero among the many possible things that you can support, bakit po napili nyo yung tourism bilang inyong personal advocacy? Oh, magandang tanong yan. At talagang sabi ko nga, malapit sa puso ko ang
industriyang yan ng ating mga kababayan, sapagkat nakita ko habang ako rin ay nasa programa ng Magandang Gabi Bayan, napakaraming mga pagsubok ang dumating sa ating mga Pilipino. Well, to name a few, nariyan halimbawa ang 1990 Luzon earthquake. Bari mo, 1988, 89, 90, mga almost 3 years pa lamang ako sa larangan ng media under MGB. Ay dumating ang napakalaking balitang yan, yung 1990 Luzon earthquake. Nasundan pa yan ng pinatubo eruption. At pagkatapos, later, ay ang Typhoon Yolanda. Eh bakit po ba nasabi ang mga kalamidad na ito? Nakita ko ang napakagandang attitude ng Pilipino. At ano po bang attitude yon? Yung kagustuhan na makalipas na dumating ang mga kalamidad, ay magsikap silang bumangon uli at pasiglahin muli ang kanilang normal na buhay. At syempre, sa mga probinsya, lalong-lalo na, bahagi ng kanilang source of living ay ang pagkakaroon ng pagsuporta sa mga turismo sa kanilang lugar. Kahit na yan ay local o maging sa international na mga turismo sa Rome at Prof. Rob. Yan oo, kasi talagang asset din ng mga Pilipino yan, yung hindi gumigive up kahit na tinamaan na ng bagyo at baha at lindol at bulkan, tuloy-tuloy pa rin. No? Recently po ba, Sir Dave, meron kang ginawang hakbang na para ma-promote ang tourism? May mga activities ka po ba na ginawa para ma-promote ang tourism sa Pilipinas? Oh, magandang tanong rin yan, sapagkat sa totoo lang, on my capacity bilang isa sa mga anchor ng isang programa namin na recently na yung tandem Lima at Oro, ay nagkaroon kami ng bahagi dyan at ako ang isa sa mga nag-push na magkaroon kami ng segment. At ang segment na yan ay pinangalanan namin doon po sa amin. Yung programang yan, yung aming programa ni Vic De Leon Lima na tandem Lima at Oro, naging part siya ng isa sa mga segment ay ang doon po sa amin. At ano ba ang objective ng programa o ng segment na yan na doon po sa amin? Na ipinapakita dito na nagkakaroon ng pagkakataon ang mga Pilipino, saan man silang panig ng Pilipinas, na ipromote ang kung ano ba ang mga attraction, mga tourist attraction sa kanilang lugar. At the same time, ano bang may pagmamalaki nila na walang iba? Ang mga pagkain nila, mga delicacies at mga produkto, yun ang isang bagay na sinuportahan naman ng mga kababayan natin at nakakatuwa na nagiging nagkakaroon ng positibong pananaw yung mga kababayan natin. Hindi usually kasi pag nanood ka ng TV, nakinig ka ng radyo, ay pag tumuto ka sa news, ay mga masasamang balita ang napapakinggan mo, napapanood mo. Pero yung bahaging iyon ng programa, nagkaroon ng magandang pananaw ang ating mga kababayan na napakaganda ng ating bansa. At the same time, maidagdag ko lamang, maganda kasi talaga ang ugali ng Pilipino. Ano po ba yun? Yung pagiging hospitable, maalalahanin, maasikaso, mabait, lalong-lalo na sa mga foreign tourists. At kaya minsan nga, yung ating iba't ibang mga panig po ng ating bansa, merong mga lugar na nagkaroon ng mga tagline, no? Nagkaroon ng mga tag. Katulad halimbawa ng Bacolod City, ang City of Smile. Di makikita natin dito na talagang ang mga tao sa lugar na yon ay palaging nakangiti. At may pagmamalaki ko rin yun sapagkat ako ay from Bacolod City. Ang aking father ay from Bacolod City. At ang aking mother naman ay from Sorsogon, dyan po sa Bicol region naman. Kaya isa yon sa mga naging bahagi ng aking advocacy. At may dagdag ko rin. Noong mga panahon na naging chief ang provincial correspondent ang inyong lingkod, from time to time, ay in-encourage ko ang aking mga correspondent. Mga correspondents po yan, nakakalat po yan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, na gumawa ng kanilang mga feature story at i-report
sa iba't ibang mga programa sa DSMM, sa DSMM Teleradio, para ipakita kung ano ang pwedeng puntahan ng mga turista sa kani-kanilang mga lugar. Kaya naging successful naman sa nakalipas na ilang panahon na Sir Rome. Yan, oo. Actually, may mga nag-comment dyan sa Facebook nung in-announce natin na kayo po yung ating advocacy ambassador today. Eh, nagsasabi na, miss daw nila kayo doon sa palabas na yung thunder, no? Okay, Sir Big Dima. Eh, Sir Dave, siyempre, after a while, ilang panahon na sinusuporta and pushing for tourism sa nakarang ilang taon, why do you want to continue to advocate this now? Nakikita ko kasi, Sir Rome, mas maganda siguro tawagin kitang Partner Rome na lang. Partner Rome. Yes, nakikita ko si Partner Rome at Prof. Ralph na habang tayo ngayon ay dumaranas ng ganitong problema sa ating panahon ngayon, ano, ay ito yung magandang panahon na magsimula tayo, magplano tayo sa ano eh, magplano tayo sa hinaharap para tulungan ang ating mga kababayan na buhayin at ibangon ika nga pagkayod muli ang kanilang magandang gawin para unti-unting mapasigla ang turismo sa Pilipinas. Ito yung habang tayo ay nasa lockdown, habang tayo ay nasa ECQ, ay matulungan ang ating mga kababayan na isipin na may pag-asa sa hinaharap, na yung ating naranasang paglugmok, lugmok ika nga sa ating industriya o sa turismo ng ating bansa, darating ang panahon na babalik ito. At alam ko naman, kung actually, nagkaroon ako ng sarili kong survey sa mga ilang kaibigan, kakilala, sabi ko, kung sakali bang matapos na itong lockdown, matapos na itong ECQ, ano ba ang unang-unang gagawin mo? May kalayaan ka na halimbawa, wala ka nang gaanong inaalalang problema na ikaw ay mahawa ng virus na ito. Aba, karamihan sa mga nakausap ko, Partner Rome, Prof. Ralph, ay talagang sabi nila, aba, ako ay magpupunta sa isang sa probinsya, ako ay magtatampisaw sa dagat, ako ay mag-i-enjoy kasama ng aking pamilya, na namnamin ang masarap na simoy ng hangin sa probinsya. Aba, eh sabi ko, magandang pagkakataong ito na ngayon pa lamang, ilang buwan bago bumalik sa normal ika nga ang pagpunta o pamamasyal ng ating mga kababayan sa mga probinsya, sa mga magagandang lugar, sa mga tourist spot, eh ba, eh, ngayon pa lamang ay atin ang iplano. Atin na pong pag-isipan kung ano ba ang magiging laman ng tinatawag na new normal na proseso para tayo ay makabiyahe na pamilya. Aba, hindi naman siguro kinakailang sama-sama tayo sa isang sasakyan na masikip. Baka meron tayong kinakailang gawin kung paano tayo mag-check-in naman sa mga hotel, sa mga resort na kailangang maiprograma sapagkat hindi pwedeng napakarami. Halimbawa, napupunta sa mga swimming pool, sa dagat, hindi pwedeng sabay-sabay. Kaya magandang pagkakataon ito. Kaya ako natutuwa na itong advocacy na sarili kong isa sa mga na laman ng aking puso ay maibahagi ko para din naman na makapagpasimula na tayo sa unti-unting pagbangon ng turismo sa ating bansa na napinsala ng krisis na ito. Grabe, ang galing. Kasi yan na yan ang talagang ginagawa namin dito, Sir Dave, no, Partner Dave. Uh-huh. Kaya naman, pinag-uusapan, ano pa ba yung mga pwedeng puntahan after nitong ECQ, going into the new normal. Eh, Prof. Ralph, no, habang nandiyan dyan si Prof. Ralph, matanong natin ang eksperto natin. Uh-huh. Nasabi ni Partner Dave, yung kanyang personal advocacy, ang laking tulong nito sa aking personal na palagay. Malaking tulong yung katulad niya na media personality. No? Pero sa perspective ng from a tourism expert standpoint, ano ba ang kahalagahan, sir,
ng katulad ng isang personalities ni Sir Dave ay nagpo-push nitong tourism o nagpo-promote ng tourism. Ano bang kahalagahan niyan, Prof? Ako, napakalaki ng role ng katulad ng ginagampanan ni Sir Dave sa pag-a-advocate ng turismo, partner. Napakalaking bagay kasi na merong isa na parang nagli-lead sa mga tao. Alam mo, confused ang mga tao. Even sa tourism industry, partner, sa travel industry, marahil may narinig ka na mga may-ari ng travel agencies, tour operators, what's next? Ayan, what's next? And mahirap din ito ha, sa Department of Tourism. For sure, hindi sila natutulog sa kakahanap ng best approach at kung paano i-modify lahat. But usually, partner, it takes time. It takes time. Napakaganda ng kapag ka, halimbawa nasa bakbakan ay merong isang tao na, alam mo yon yung napapanood natin sa pelikula, eh, dadampot ng pantila na yan at ipapakita na, sige lang, move on. Oo. Yun, partner, ang ano, yun, partner, ang pineplay ng role ng katulad ni Sir Dave. Actually, while sumasang-ayon ako, partner, doon sa ang tawag ng Tri-PH sa kanya ay Tri-PH Advocacy Ambassador. On a more scholarly side, partner, ang tawag talaga kay Sir Dave ay tourism champion. Ayan. Oo, tourism champion. Oo. Halimbawa, ewan ko sa iyo, partner Rome, o kung si Sir Dave, kapag ka ba tourism ng Pilipinas ang pinag-uusapan, sino ang maalala nyo na tourism champion ng ating bansa? Meron ba? Meron ba kayo? Malamang meron din ng ilan. Ang problema kasi, partner, dito ay kailangan ang isang tourism champion is somebody that is neutral at pinagkakatiwalaan. Halimbawa, taga-gobyerno ka ba at pinupush mo ba ang tourism? Eh, syempre, taga-gobyerno ka kasi. You are from DOT. Oo, nilagay ka dyan para ipush mo talaga yan. Are you a private individual? May hotel ka? May tour operator business ka? Pinupush mo? Well, that is not championing. That is not advocating. That is doing business. Negosyo mo yan eh. Kaya kailangan mo talagang gawin. Ang maganda sa isang personality ng katulad ni Sir Dave, partner, kung bakit magbe-benefit ang tourism landscape dito ay, number one, may tiwala sa kanya ang tao. Ah, hindi naman magtatagal ng halos higit tatlong dekada yan sa media, partner, kung walang tiwala ang tao sa kanya. Ang kanyang labanan dyan ay yung pangalan niya. Yun ang puhunan ho talaga nila. So ngayon, yung tiwala na yun, dahil ito yung kanyang personal advocacy, syempre susunod ang mga tao. Number two, wala siyang vested interest, partner. Not that I know. Sa tagal naman nating mga magkakaibigan at mga classmates sa Starbucks, ni hindi pa nga naman nagyaya yan dahil may resort siya o may hotel o may travel agency. Wala naman. Oo. Yung chaleco niya na yan, partner, na suot-suot niya, yan pa naman din naman ang mga tatak sa chaleco niya na suot-suot hanggang ngayon. At wala naman siyang vested interest dito. So ngayon, dahil neutral siya at dahil may tiwala sa kanya ang tao at may personal advocacy niya ito, now, nakakaroon ng hope ng mga tao. It may not be na hindi pa clear ang mga guidelines. It may not be na ang mga tao hindi pa nila alam kung saan, papaano. Pero by looking at somebody, a tourism champion, ang ating Tri-PH Advocacy Ambassador, kapag nakikita siya sa ere ng tatlong beses sa isang linggo, naririnig ang boses niya, naririnig yung kanyang mga recommendations and suggestions, now nagkakaroon ng recall sa mga tao. Nagkakaroon ng recall ng mga tao. Halimbawa, partner, kapag bumabiyahe tayo, alam mo, nung mga nakaraang, laging napuputol lang puno eh, di ba? Kapag nakakita ka ng sign sa tabi ng highway, plant a tree, sino ang maalala mo? Oh, this is Senator Legarda na kagad, di ba? Kasi nga, yun yung advocacy niya. Siya yung champion doon. Siya yung champion doon. So, I really look forward, partner, na this will really work out for the benefit of the whole country. Wala siyang vested interest, neutral siya, kahit saan siya magpapakita ng show, eh, hindi naman tayo nagre-report ng katulad ng ginagawa niya. And first and foremost, partner, he joined Tri-PH by simply because fully aligned ito sa personal advocacy niya. There's no business arrangements here, partner. Imagine mo, yung kanyang libreng oras,
tatlong beses sa isang linggo ay sasabayan kanya, or kung nasaan man siya, magre-report siya sa atin sa pangalan ng turismo ng Pilipinas. Mga katry, let's look at people whom we can trust, katulad ni Sir Dave. Pakinggan ho natin yung mga recommendations. Tingnan natin kung paano niya tayo tulungang itahi-tahi. At siyempre pa, kapag ka ang i-invite na ngayon ng Tri-PH ay mga gobernador, mga congressman at senador, para naman marinig ng ating mga katry. Tapos tatanungin ng ating mga staff, researchers, sino pa mag-interview sa akin? Yung aming advocacy ambassador, si Sir David Oro. Siyempre, yung tiwala kaagad, oo, nakaagad yan. Kaya mga katry, watch out kung sino yung mga magiging bisita natin dito. Ang mga tao na dadalhin ni Sir Dave, yung ating advocacy ambassador po dito sa Tri. On a personal note, thank you, Sir Dave. Thank you for sharing your personal advocacy. Thank you for choosing Tri-PH. Alam ko na hindi madali sa'yo para pag-isipan na bakit Tri-PH. Ang liit naman naming media outfit, pero kami pa ang napili mo. Pero salamat po. And as an educator, I can see hope po sa dulo nito. Ayan, maraming salamat, Prof. No? Salamat. Talagang champion yan si Partner Dave. Kita mo naman, advocacy ambassador, double A, no? Parang baterya lang, parang puno ng energiya. Energy ang dinadala dito sa Tri-PH Media. Ayan, maraming salamat, Prof. Ralph, no? Huwag ka namang mawawala, partner. Uh-huh. Alam naman namin nandiyan ka lamang sa iyong pwesto, na lalo na after nitong mga ECQ and GCQ, ay makakapasya tayo uli doon sa mga paboritong lugar at matatanong ka namin tungkol sa turismo. Opo, by the way, this is not my last appearance. Hindi naman ho ako nagpapaalam, at lalong-lalo nang hindi naman ho ako nagtatampo na parang medyo nasibak ako dito. kung isang tatlong dekada sa media na David Oro naman ho ang upapalit sa upuan, why not? But you see, ay nagpo-focus po kasi ako talaga sa educational side po ng programa. And I'm also handling po yung program and business development po ng Tri-PH Media Production. So doon po talaga ang focus ko nung kinuha ako ni Engineer Malyari as a senior consultant dito sa programa na ito. So I'm not signing off. Nandito pa po ako. Lahat ng issues, lahat ng mga questions po about tourism, nandito lang po ako para suportahan ang bagong magka-partner na si Rome at saka si Dave Oro. Ayo, no? Kitang-kita mo naman. Salamat din, yeah, no? Prof. Ha? Basta't nandiyan ka lamang sa tabi namin pag may mga questions about the academe ng tourism, ha? So, support ka. Partner Dave, welcome aboard at maraming salamat muli. Well, samantalahin ko ang huling pagkakataong ito, huling mga minuto ng programa na pasalamatan ng napaka nakakatabang puso ng mga papuri mula kay Professor Rock para marinig yung ganong klase mga salita mula sa isang veterano at batikang professor sa turismo. Aba, yung aking advocacy, parang kumbaga ay lalong napasigla na pagbutihin pa yung ating mission, yung ating vision para sa turismo, pag-unlad ng turismo, pagbuhay ng turismo sa ating bansa. Gusto ko rin pasalamatan siyempre si Direk Jetro at saka si Engineer Julius Malyari na tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na makibidahan, ika nga, makasalamuha sa broadcast na ito. At siyempre, maraming salamat Sir Rome, at pahintulutan niyo rin siyempre ako na batiin ang napakarami nating mga ngayon ay viewers at listeners. Pero hindi ko naman lahat babasahin lahat. Itong mga nakatutok sa atin dyan sa Tayog, Pangasinan, ang pamilyang Cañaveral, katutok sila buong pamilya, si Kuya Genesis, sa bahagi naman po ng Gimba, Nueva Ecija. Nandiyan naman po ang pamilya ni Reden Diga ng Aloha Resort. Aba, magandang maminsan eh, pasyalan natin yung lugar na yan sa Gimba, Nueva Ecija. At syempre, pasalamatan ko rin yung aking pamilya na nakatutok ngayon, at mga kaibigan, hindi ko na iisa-isain. Pero sa pagbabalik natin, Partner Rome at Prof. Ralph,
Aba, may maganda tayong pwedeng isa pang i-discuss sa mga susunod. Ang turismo sa ating bansa, halimbawa, ay hindi magtatagumpay kung hindi po kasama ang peace and order. Napakahalaga po ng peace and order. Kaya pwedeng maging bahagi po ng programang ring ito ang ating po mga kaibigan sa PNP, sa AFP, para sila po ay magbigay ng kanilang namang mga kasiguruhan o seguridad sa nabaging ligtas ang pagbiyahe ng ating mga biyahero, ng ating mga bakasyonista sa iba't ibang panig po ng bansa. Sa susunod po yan, sa pagbabalik po ng inyong lingkod at ng programang ito. At syempre, ang palagi po nating iiwan sa ating mga taga-pakinig. Maraming maraming salamat po sa pribilehyo na makapaglingkuran sa inyo. You'll never know unless you try. Yan po. Maraming maraming salamat mga taga-pakinig ng Tri-PH Media. Lahat po ng hindi namin nabati. Huwag kayong mag-alala, dyan lamang kayo, manood lang kayo patuloy sa susunod po. Babatiin namin kayo. Siyempre pa, nagpapasalamat ako sa aking may bahay, si Jenny. Nandiyan dyan nakikinig ang aking mga anak, si Gabe, si Jeremy, at saka si Josh. At siyempre pa, lahat ng mga kaibigan namin, Joey Cuervo from Santa Rosa, nakikinig dyan. Si Ma'am Zenaida Talbo Binarao, nakikinig din siya. Maraming salamat po kay Loco Sur. Dito lamang po kayo, abangan ang aming mga susunod pang mga palabas at programa na i-discuss ni kinalaman sa ating turismo sa ating bansa. At masusubukan natin ang mga bagay na hindi pa natin nasusubukan o gusto nating masubukan. Mag-ingat lamang kayo palagi, manatili sa inyong mga tahanan habang naka-modified ECQ or mag-GCQ simula bukas. Ingat po rin dahil sa bagyo nandito pa sa ating bansa. Kung nandito po kayo for the first time, again, we're inviting you, like the page, follow us on Facebook, click the like, subscribe in YouTube, hit the notification bell so that you will get updates on our latest videos. Muli, ako po si Rome na nagpapasalamat at nagpapaalala, you'll never know unless you try.